Hello, I'm Rick Mercado. At ngayon po ay gagawa po tayo ng isang maikling tutorial. Ang tanong, paano po ba maging smooth at flawless ang ating mga fingerstyle na ginagawa? Paano magiging flawless? Marami pong paraan. Ang isang paraan ay ang pagtugtog from one chord to another. Magagaling kasi isang akorde, papunta kasi isang akorde, punta kasi isang akorde. Kailangan smooth yung paglipat mo. Okay? Hindi na didiskarel. Katulad, halimbawa, ang akorde mo ay D at 9. Papunta ka ng E minor 7. Papunta ka ng G. Papunta ka ng A. 7 sus or A sus 7. Yan. Apat na akorde. Kailangan kasi smooth ang lipat. Parang kunyari ganito yung ano. Medyo nagkakaroon ng putol. Pero minsan, kailangan yung gano'n natugtog. Pero kung gusto mo ng smooth, gusto mo ng flawless, kailangan medyo mas hindi halata yung putol. So, anong gagawin? Simple lang. Sumula sa isang akorde papunta sa kabila. Kailangan mag-iwan ka ng nota, parang nag-overlap yung isang nota, isa o dalawang nota, papunta sa kabilang nota, sa kabilang akorde. Kunyari, D. So, ito, pwede mo iwanan ito. Tsaka ito, papuntang E minor 7. Mi at saka Re or E or D, punta ka E minor 7, nandun pa yun eh, E minor 7. Ito naman napuntang G, pwede mo siya iwan itong dalawa na to sa G naman, papuntang A major, A sus. Ito, itong G na to. Itong G or sol or itong D or re, pwede mo iwanan yan. Papuntang A sus 7. Yan. Kung bibilisan natin, kung bibilisan natin konti, diba? Nag-overlap yung ibang nota. Sa papunta niya sa kabilang nota, ando pa rin yung ibang nota. Ng D, papuntang E, ando yung nota ng... Mag-aaral natin ha. Papuntang E, iwanan mo yung iba. Iwanan mo iba. Thank you.
sa baho. Yan, A to D. Kailangan mong mute yung A kasi kung wala, A, 2, 3. Hindi naman kailangan mag-sustain yung A papuntang D. Oh. Diba? Ah, doon ba yung A? Oh? Ano gagawin? I-mute mo. Palm mute. Ito ang gagamitin ito. Yung dito. Ito. Ito, ito. I-mute mo yung A. Para hindi siya tumunog pag nag-D chord ka. Asong balat ko. A. Yun. Kita? Ayan o. Lapit natin. Yun. Wala. Diba? Pag wala. Nandun pa yung A. Kailangan mo wala yun. Kailangan ma-mute. Yung bagsak ng kamay kung ganun. Yun o. Diba? Malay bang bilis? Isang tugtog na ginamitan talaga ng ganyan. Ako kung maalala nyo to. Isang tugtog, may isang tugtog na luma eh. ganyan yung padali. Ah. Yung I'll always love you. Ganito yan. Michael Johnson ba yan? Yung iniiwan yung nota papunta sa kabila, nandun pa rin yung ibang nota. Ito. Babaga lang ko. G. O, na, meron tayong cap o. Or K po sa second. So, ito yung G. A to eh. Sabihin na natin G.
C. B flat 6 minus 5. C. A minus 7, 9. Iniwan, no? Pangit naman kung pangit. So kailangan talaga mayroong may iwan. Hey guys, please watch Mighty the Ricks YouTube channel. You will learn the best guitar on it. He's the one who taught me how to do everything that I know, and I'm still learning because of him. So please check it out. He is like the Gandalf of guitars. If you don't know what that means, look it up and check it out. Rick Mercado's YouTube page on YouTube. So, yun lang guys. Kung di pa kayo nakaka-subscribe, please subscribe. At saka kung meron kayong comment, dapat nating gawing tutorial, mag-comment lang kayo. At gawa natin ng paraan. So, sabi nila, gawa raw ako ng mga tutorial na pang yung beginners, na medyo beginners to mas taas pa sa beginners. Intermediate kasi yung mga tutorial natin medyo hindi pang beginners, so next time gagawa tayo ng mga pa-beginners. Ano lang ako ng ibang mga, kung ano yung gusto nyo, i-comment nyo lang. So hanggang dyan na lang, sana may mga natutunan kayo ngayon, at sana ay supportahan nyo lagi ang ating channel. Thank you very much. Ingat po tayong lahat.